Open-minded ka ba? Gusto mo bang umaman? Tara, aral tayo. Yo, what's up, minasan? Konnichiwa, James Sensei des, and welcome to my channel. Salamat pala sa lahat ng mga nag-subscribe sa channel na ito, sa mga friends, sa friends ng friends ko, sa mga dati kong estudyante, at sa mga estudyante ko ngayon, at sa mga katropa natin sa Japan, especially sa Ujina Boy. Shout out sa inyo, Boy Tisoy, shout out. Maraming salamat sa suporta. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel na ito, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng video na gagawin pa natin. Onegai shimasu. Now, gaya ng sinabi ko, ang channel na ito is ginawa natin para matulungan ko kayo sa pag-aaral ng Japanese language, hindi lang sa Japanese language, pati sa kultura ng mga Hapon. So according lang din po yan sa mga experience ko na mga sa mga natutunan ko sa Japan. So maaari ko pong i-share sa inyo gamit ang channel na ito. Yo! Hajimemashou! So as a start, in Japanese, we have three kinds of characters. So we have hiragana, katakana, and kanji. So yung Hapon, hindi sila kagaya sa atin. Isang kind of letters lang yung ginagamit natin. So yun lang yung Roman letters, right? Yung Hapon, meron silang tatlo. Hiragana, katakana, and kanji. And all these three characters can be seen in a single sentence. So makikita natin sila sa isang buong sentence. So lahat sila andon. Now, ano yung difference ng tatlong character na ito? Ano yung pagkakaiba ng hiragana sa katakana at ang hiragana katakana sa kanji? So, yung hiragana, kung mapapansin nyo, meron siyang medyo roundish yung shape niya, yung mga line niya compare sa katakana at sa kanji. So, yung katakana is kadala halos lahat straight line lang siya. Ang hiragana is ito yung mga native words ng Japan. So ito yung mga sarili nilang wika. Tulad halimbawa ng electric fan. So ang tawag nila sa electric fan is simpoki. So lahat ng words na nakasulat sa hiragana, so ibig sabihin, ito yung mga sarili nilang wika. So yung katakana naman, ito yung mga loan words o ito yung mga hiram na salita ng Japan. Tulad halimbawa ng computer. So wala silang sariling word sa computer, kaya tinatawag nila ito as is na computer. So lahat ng words na nakasulat sa katakana, ibig sabihin, hindi galing sa kanila. So ito yung mga foreign words. So galing sa ibang bansa. Kanji. Kanji are Chinese characters which were introduced to Japan more than 1,500 years ago. So, ito yung time na wala pang sariling writing system ang Japanese. So, ibig sabihin, nagsimula sila sa kanji. Ngayon, taon yung mga nagdaan. So, siguro dahil napakaraming stroking yung kanji, napapansin nyo. Napakahirap i-memorize. Kaya nakagawa sila ng hiragana, katakana. So, simplified lang siya from kanji. So, mas pinadali. Kung mapapansin nyo, so yung radicals ng kanji is may nakakatakana or nakahiragana. So yun yung history ng kanji. So yung hiragana at katakana is galing sa kanji na sinimplify lang nila. Now, dito naman tayo sa Japanese culture. Isa sa mga kultura ng Hapon is yung pagbabaw or yung tinatawag nila na ojigi. Japanese people greet each other by bowing, which has many other functions such as expressing respect, gratitude, and apologies. So, ang mga Hapon, so bilang pagpapakita ng respeto sa kausap nila or sa kapwa nila, is nagbabaw sila pag nag-greet sila. Halimbawa, so sa umaga, pag nag-greet sila sa kapwa nila Hapon, nagsasabi sila ng halimbawa, "Good morning,
Ohayou gozaimasu. Tapos, time din na nagpapasalamat sila, nagbabaw din sila. Halimbawa, thank you very much or maraming salamat. Arigato gozaimasu. So, ganun din sa paghingi ng pasensya or paghingi ng tawad. Halimbawa, pasensya na po, or I'm sorry, or sumimasen. So, nakaugalian na ng hapon, ang pagbabaw, every time na nagpapasalamit sila, humihingi ng tawad, hindi na mawawala sa kanila yung pagbabaw. Ano yung proper o yung tamang pagbaw? So, ang tamang pagbaw normally is 45 degree. So, kailangan yung bewang mo at sa ulo mo is straight, 45 degree. So, gaya nito. Then, mali yung nakakurve yung likod. So, hindi pwede yung nakakurve yung likod. Kailangan nakastraight. Generally, the longer and the deeper you bow, the more formal and respectful it appears to others. So, the more daw na magbaba yung pagbabaw mo, the more siya, so yung normal is 45 degrees. So, ganito. Tapos, the more siya nga mas baba, so, mas more daw na kita nila na mas mataas yung respeto mo sa kanila. Or, makita nila na heartedly yung paghingi ng pasalamat or paghingi ng tawad. So, galing sa puso. So, pag natural na kasalanan lang or pagpapasalamat lang na normal, so, ganito lang, arigato gozaimasu. Ganon. Pag malaki yung pasasalamat mo sa kanya, so, halimbawa, malaki yung bagay na ginawa niya sa'yo, so, kailangan bow, yung mas yung degree. So, arigato gozaimasu. Ganyan. So, ganon din sa paghingi ng tawad. Pag medyo malaking kasalanan yung ginawa mo, at humihingi ka ng patawad from the heart, so kailangan mas mababa. Sumimasen. So ano? Yo! So yun. Sana may natutunan kayo sa video na to. And thank you for watching and see you again for my next video. And again, para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell para maging updated kayo sa susunod kong video. And sana nga naging malaking tulong sa inyo yun. Pasensya sa mga pronunciation ko, hindi naging maayos, pero siguro malinaw naman. See you soon!